Manager, inanakout ni Tapales si Akmad Aliyev. Magkano kikitain ni Tapales? Sabi ng manager ni Tapales na si JC Manangkil na inanakout ng bata niya si Akmad Aliyev. Kumpiyansa si Manangkil na magtatagumpay si Tapales kay undefeated current unified IBF at WBA super bantamweight champion at Olympic bronze medalist Murodjon Akmad Aliyev dahil nasa pinakamataas na kondisyon daw ngayon si Tapales sa buong buhay niya at matalino na daw ito ngayon. Huling 10 panalo ni Tapales ay via knockout at armado daw si Tapales na isunod sa Akmad Aliyev bilang biktima niya. Tatlong huling laban ni dating WBO World Bantamweight Champion Marlon Tapales ay tinapos lang niya sa 2 rounds via knockout, kaya lehitimong naging knockout artist na siya ngayon. Sabi ni MP Promotions President Sean Gibbons na dahil pangatlong utos na ito ng IBF na maglaban na sina number 1 IBF Mandatory Challenger Marlon Tapales at ni IBF Super Bantamweight Champion Murodjon Akmad Aliyev. Dahil noon siya may ang unang 2 utos ay wala nang takas pa itong Uzbek na si Akmad Aliyev. Wala pa rin balita mula ngayon kung nasa 100% na ba ang kalusugan nitong si Akmad Aliyev dahil nag-file ito ng medical exception nung nakaraang 2 buwan. Kaya nga dahil dito na ipagpaliban ang pagtatapat na sana nila noon ni Tapales. Pero ngayong araw na ito, December 20, magaganap ang first bidding ng Tapales at Akmad Aliyev na laban. Isa sa gawang first bid sa opisina ng IBF sa New Jersey, USA. Ang mananalo sa first bid ay siyang may karapatang ipromote ang laban. Sabi ng IBF na hindi lalampas ng March 11, 2023 ay dapat maganap na ang laban ni Tapales at Akmad Aliyev. Ang minimum na tatanggapin sa bid ay $200,000 at dapat bayaran ng 65% ang champion na si Akmad Aliyev at syempre 35% para kay Tapales o $70,000 o sa ating pera ay mahigit na 3.8 milyon pesos. World Championship fight pa itong Tapales at Akmad Aliyev pero mas malaki pa ang nakuha ni Janriel Casimero sa uling laban niya na 10 milyon pesos maski hindi championship fight. Iba rin talagang nagagawa ng pagmamarket sa sarili. Mabunga nga kasi si Casimero, kaya laging laman ng social media. Nagawa kasi ng mga Japanese promoters na pay-per-view ang laban ni Casimero at Rio Acao. 1,000 piso nga ang pay-per-view noon dito sa atin sa Pilipinas via Fight TV. Dito makikita na malaki rin talaga magbigay ang mga promoter na Hapon at nakakasabay din sila sa mga promoter sa Amerika. Kapag nakuha ni Marlon Tapales ang kampiyonato ay lalabanan siya ni Naoya Inoue dahil gusto nitong maging undisputed din sa super bantamweight. At eto na ang jackpot ni Tapales, 72 million pesos ang nakuha ni Paul Butler sa laban niya kay Inoue. Hanggang dito na lang mga lods, pakilike, comment, share itong video at subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panonood.